Hey guys, ako si Toby at tuturuan ko kayo ngayon kung paano mag-crop ng videos gamit ang VLC Media Player. So, mahahanap ang VLC Media Player sa website na videolan.org/vlc/index.html or isearch nyo lang sa Google ang VLC Media Player at idedirekta naman kayo sa website na to. Then click download VLC at once na na-download nyo na yung application, lalabas dito sa lower left ang application and install nyo na yon. May get 2 minutes man ang pag-install. And once na natapos na yung installation, i-open nyo na ang VLC Media Player at lalabas tong privacy and network access policy. Dito sa pinakababa, i-uncheck nyo itong dalawa under network access policy, then continue. And then ngayon, i-open na natin ang video na i-crop. Pwede nyo i-drag ito dito, or rather open right click then open with VLC Media Player. So yan, so ayan ang video. Ika-crop natin itong part, kitang-kita yung pintuan. So punta tayo sa tools, then effects and filters, then hanapin ang video effects, then hanapin ang crop, then dito yun sa right, ita-type natin kung ilan ang pixels ang tatanggalin. Let's say 20. No, 200. Yan, 200 yung 200 pixels yung kailangan natin tanggalin. So, tandaan nyo yan, dapat 200 pixels. Then, close. Then, punta ulit sa tools. Select preferences. Ngayon, select dito sa pinakababa, show settings. Click yung all, then hanapin yung video, then hanapin yung filters. Click nyo itong arrow, then lalabas yung mga under nito. Hanapin ang crop add, then hanapin yung pixels to crop from right. Ito yun. So lagay natin yun, 200. Then punta tayo dito sa filters. I-click itong filters na word naman, and then hanapin yung video cropping filter, then save. Then punta tayo sa media, hanapin ang convert and save. I-add natin yung video na ilalagay natin. So pwede rin yung drag, then under convert and save may arrow, click yung arrow, then hanapin ang convert, then click, then under profile hanapin yung MP4, yung kung gusto niyo naman iba, pili lang kayo dito. Ako prefer ko ang MP4. Then hanapin ang, or rather edit muna itong wrench, click nyo pag yan yung edit, then hanapin ang video codec, and then hanapin ang filters, hanapin ang video cropping filter, check yan, then save. And then hanapin na kung saan natin ilalagay yung finished video natin. Let's say dito sa my documents. Lagay lang tayo ng title, sabihin natin Toby, then save and click start. So ayan, kita nyo nag-process, at yan, tapos na. Hanapin na natin yung video, then open na natin with Windows Media Player, ang ginagamit ko. And ayan, papansin nyo, na-crop na yung video, na wala na dito yung pintuan sa right side.
hindi ko to recommended gamitin unless, or rather, hindi ko to recommended gamitin ng mga gamers unless na-record din ng gamers yung commentary at background music nila. Kasi pansin nyo, wala na yung sounds. Na-crop lang ng VLC Media Player ang video, pero yung sound ay nawala. So again, di ko to recommended gamitin pang crop ng video gamit or sa, para sa mag record ng games, unless make sure na i-record nyo rin yung background music at yung commentaries nyo separate sa video. So yun lang, sana nakatulong ako sa inyo ngayon. Kung nagustuhan nyo tong video, please leave a like. At kung hindi pa kayo subscribe dito sa channel na to, please subscribe at kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Bye-bye!